Naikot na yata niya ang buong silid. Pero wala ang baril na hinahanap niya kaya wala siyang choice kundi ang puntahan ang lalaki ulit sa sala. Hindi niya nakagilap ang binata doon. Umakyat ulit siya sa second floor at kinatok ang dalawang silid pero walang sumagot. Bumaba siya at lumabas ng bahay. Inikot niya yun pero wala ang binata. Ang tanging nandoon lang ay ang sarang kotse nito. Lumapit siya sa back compartment at baka naman nabitawan niya roon pero wala. Isa lang ang pumasok sa kanyang utak. Malamang nasa lalaki. Napatingin siya sa palibot. Wala man lang silang kapitbahay. Puro nyog at halaman ang makikita niya. Napasulyap siya sa kalmadong hampas ng dagat sa buhanginan sa di kalayuan. Medyo napangiti siya. Weird, but she loved the ocean scenery. Kinakalma nito ang utak niya at pinapagaan ang nabibigatang loob. Pumasok siya ulit sa loob ng kabahayan at dumiretso ng kusina. Nakita niya ang lalaki na kaupo sa stool at ina-assembled ang isang high caliber gun. Sa harap nito ay isang case na puro bala. Tahimik na pumasok siya at dumiretso sa ref at binuksan iyon. Napangiti siya na makitang kompleto ang laman ng ref. Akala niya puro tubig ang laman at... Wait. Bigla siyang napahinto ng akmang kukunin niya ang pitsil. Kaninong bahay to? It's my rest house. Hindi siya sumagot. Kumuha siya ng pitsil at diretsong tinungga iyon. Parang isang taon siyang hindi nakainom ng tubig. Nang nahimasimasa na siya, kumuha na rin siya nalulutuin ang tanghaling iyon. Ngayon lang nagparamdam ang mga bulatin niya sa tiyan. At hindi yata tamang makipagpatayan siya na walang laman ang tiyan. Kailangan niya magluto at kumain. Matapos mahandaan lulutuin ang tanghaling iyon, inayos niya ang suot na roba. Aware siyang nakapantulog pa rin ang suot niya at may kaiklian pa. Salamat at may suot siyang bra. Nagsaing siya sa rice cooker habang naghahanda ng ham, sunny side up egg at bacon. She's literally hungry. Nakalimutan niyang kumain kagabi dahil sa pag-iisip kung paanong pipigilan ang pag-alis na lalaking binabantayan niya. Nang buksan niya ang cupboard, kumuha siya ng isang mug. Para matigilan ng maalalang, baka gusto rin uminom ng buwis at nakasama niya kaya dalawa ang kanyang kinuha. Hindi naman siya nahirapang maghanap ng kape dahil nandoon na rin sa cupboard kasali ang cream and sugar. Walang imik na nagdimpla siya ng kape at dahil alam niyang hindi ito mahilig sa creamer, konting sugar lang ang nilagay niya bago niya inilagay iyon sa mesa. Kape mo? Anya, saka siya nagsandok ng kanin sa rice cooker at kumain. Gutom na talaga siya at patay gutom siyang lumamon sa harap nito. Hindi na siya nag-abala nayayain pa ito dahil alam naman niyang hindi ito kakain. Masyadong mapili ito sa pagkain at mahal ang panlasa ng lalaki. Isa pa, adik ito sa kape. Tamang nguya lang siya ng nguya at sabay lagok ng kaping sobrang dami ng creamer na halos kulay gatas na. Minsan masarap din pala ang pagkain kapag gutom na gutom ka na. Doon niya palang na-appreciate ang lasa ng ham. Saglit siyang natigilan sa pagsandok ng panibagong kanin sa rice cooker nang mapansin niyang tinitingnan siya ng binata. Napapansin niyang hindi pa rin nagagalaw ang sugat na natamo nito sa noo pati sa kamay. Hindi niya mabasa ang nasa isip nito at hindi niya iyon pinansin. Napatuloy siya sa pagkain pero nasa tatlong subo pa lang siya nang magpasya siyang tumigil at pabagsak na inilapag ang kutsara at tinidor saka tumayo. Tinungo niya ang silid at nang bumaba siya, nakita niyang kumakain ito sa mismong platong gamit niya. Ang bilis pa ng subo nito na akala mo'y hindi nakakain ng isang taon. What the? Umusok ang kanyang ilong. Edward! Agad naman itong nagpanggap na walang ginawa at uminom ng kape. Kunwari itong hindi siya nakita at binalik ulit ang atensyon sa ginagawa. Lihim na napaikot ang kanyang mata nang pumunta siya sa gilid nito at walang sabing kinuha ang kamay ng binata. Mabilis nitong binawi iyon pero mahigpit ang kanyang pagkakahawak at pinandilatan ito ng mata. Kahit alam niya mismo sa sariling hindi iyon tatalab. Stop it! Shut up! Putol niya sa anumang sasabihin nito at sinimulang linisin iyon ng alcohol galing sa bitbit niyang medicine box na alam niyang ito ang ginamit sa kanya ni Edward kaninang madaling araw sa paglinis sa sugat niya. Nilinis niya ang buong kamay nito na may sugat at tinapala ng bandage. Nilinis din niya ang noon nitong may sugat at konting bukol. Sa inis niya dito dahil sa pag-iwan sa kanya sa kwarto nito, idiniin niya ang naturang bulak na maraming alcohol. Hey! Reklamo nito. Tumigil ka!
Hindi ito natinag pero pansin niya ang pag-igting ng panga ng binata at pagkuyom na isang kamao nitong walang bendahe. Nagpa siya sa Brina na maligo nang magtakip silim na. Init na siya at hindi siya komportable sa suot. Nakatapos lang siya ng puting tuwalya at ganun din ang kanyang buhok. Binalot niya ng puting tuwalya. Nilabhan din niya ang suot na undies at bra kasama ang nightwear. Manipis lang naman ang mga ito kaya alam niyang mabilis lang itong matuyo. Itinapat niya mismo iyon sa aircon. Ayaw niyang suotin kahit anong damit ni Edward at mas gugustuhin pa niyang magsuot ng tuwalya. Nakahiga lang siya sa kama habang nakalagay sa noo ang braso. Nakatitig siya sa kisame at hindi niya namalayan na dahan-dahang hinihila na siya ng antok. Mabilis siyang nagising at napabangon nang marinig ang malakas na kalabog ng pintuan sa ibaba. Anyong bababa pa lang siya ng kama para magbihis nang mabilis na pumasok sa Edward sa kanyang silid at walang sabing hinila ang kanyang kamay paalis sa kwartong iyon. Wait, ang panty ko! Gusto niyang sumigaw pero nahila na siya ng tuluyan na binata patungo sa kung saan. Mahigpit niyang binuhol ang tuwalya sa dibdib dahil kapag kumawala iyon, Diyos ko, ayaw niyang tumakbo na walang damit. They're here. Anas nito. Merte. Sigaw ng kanyang utak. Pansin niyang nasa isang silid sila at pinapaakyat siya nito sa may bintana. Shit, may palak ba itong itulak siya? Grab the rope. They won't see you from there. Utos nito. Napa-oo siya nang wala sa oras. Mabilis niyang inakyat ang bintana at tama ito. May lubid nga. Kaya kumapit siya roon, padaus-dos mula sa ikalawang palapag ng bahay. Sa likuran ng bahay ang bagsak niya. Pablo siya nagtago sa dilim ng lumapag ang kanyang paa sa buhanginan. Naiinis siya sa sitwasyon at wala siyang baril man lang. Nagtaas siya ng tingin at inintay ang binata na bumaba. Napailing-iling siya nang marinig niya ang maraming yabag na naglalakad sa loob ng kabahayan. Mukhang panganib ang naamoy niya ng mga oras na iyon at tama nga siya dahil nang makababa sa Edward mula sa lubid. Narinig niya ang galit na boses na sumigaw sa loob. Lunghiya, hanapin sila! Angel! Hinila nito ang kanyang kamay at mabilis na pinapasok sa loob ng kotse nitong kahit yupi ay magagamit nila sa pagtakas sa lugar na iyon. Mabilis nitong binaandar ang makina ng sakyan at pinatakbo. Agad naman niya binawi ang isang baril sa bewang nito at naghanda sa posibleng mangyari. Hindi niya alintana na sobrang awkward ng kanyang suot pero wala siyang panahon para roon. Mamaya na lang niya iisipin kung saan siya hagilap ng undies. May nakasunod agad sa kanila. Ang hina naman kasi ng pagmamaneho nito at kulang na kulang iyon para kay Brina. Mabilis niyang inaga umanibela sa lalaki at nagpalit sila ng pwesto kahit ayaw nito. Nasa backseat ito at siya ang humawak sa manibela. Napangisi siya ng sulyapan niya sa Edward sa kanya binuksan ng malakas ang radio. Tamang-tama na pumailan lang ang kanta ni Ruben na Melancholia. Nang apakan niya ang gear at diretsong humarurot ang sakyan. Handa na siya. Gaya ng kanyang inaasahan, ilang sunod-sunod na putok ng baril ang sumunod sa kanila pero nginisian lang niya ang bagay na iyon. Binuksan niya ang side window at walang takot na iniumang ang isang kamay na may hawak na baril sa sumusunod na kotse sa kanila. Tatlong putok ang kanyang pinakawalan at mula sa side mirror, natamaan niya ang nagmamaneho at natigil ang mga ito sa gitna ng sementong kalsada. Ilang beses niyang narinig na nagmura ang binata sa likuran at tulad niya gumanti ito ng barilan sa likuran. Edward! Delikado! Shut up and drive! Hindi siya sumagot. As you wish, Doc. Napatigil ito sa pagbabaril sa kalaban na sumusunod sa kanila at mahigpit na napahawak sa upuan. Fasten your seatbelt, Mr. De La Riva, as we are going to hell. Nakakalokong umisi siya rito nang sulyapan niya ito at walang sabing itinodo niya ang takbo ng sasakyan. So sobrang busy niya sa pagpapatakbo, hindi niya namalayan na dahan-dahan kumawala ang pagkakabuhol ng tuwalya sa kanyang dibdib. Napasigaw siya ng tuluyang kumawala iyon sa dibdib niya at lumantad ang matagal niya ng itinatagong kayamanan. Huwag kang tumingin dito! Nagpapanik na sigaw niya. No worries. Neither I. Not interested in your body. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. So, sinasabi nitong hindi siya kakit-akit? Samantalang halos para itong hayok sa laman dati kapag hinubaran siya. Mabilis niyang inalis iyon sa kanyang sistema.
ang bagay na iyon. Magpapasalamat na lang siya at wala pala itong nararamdaman sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinsulto. Kung sumasabay ba naman ang kanta? Nakaplay ang kanta na Power ni Ruben at kasabay noon ay ang malakas na pagbagsak ng ulan. Shit! Pinahinaan ni Brina sandali ang pagpapatakbo. Nakikita naman niyang hindi na nakasunod ang umahabol sa kanila. Maya-maya pa ay sandali niya itinigil sa tabi ang kotse at inayos ang tuwalya sa pagkakabuhol nito. Nang masiguradong okay na at hindi na iyon matatanggal, sinimulan niya ng patakbuhin ang sakyan sa gitna ng kalsada. May bagyo yata? Yun ang naitanong niya sa isip. Sinubukan niyang kausapin sa kabilang linya si Jocelyn but as usual, wala pa rin sumasagot. She's praying na okay lang ito at nakaligtas dahil kung hindi, hindi niya mapapatawad ang sarili. Napasulyap siya kay Edward sa likuran. Nakapikit sandali ang mga mata nito at tila may iniisip. Kapag kuway na udlot ito nang tumunog ang cellphone sa bulusa, may tumatawag. Nailing na ibinalik ni Brina ang paningin sa kalsada. Hindi siya pakakampante na natakasan nila ang humahabol sa kanila dahil alam niyang hindi pa rito magtatapos sa lahat. I'm okay, dude. It's nothing to me. Mga siso ang mga kumakalaban sa akin. Umarko ang kanyang kilay sa sinabi nito. Kahit malakas ang ulan sa labas, hindi naman nakakaapekto iyon sa pandinig niya at malinaw pa rin niyang naririnig ang salitang lumabas sa bibig ng lalaki. No need. I'll call you back. Anyway, I have lead. I'd hugged thousands of people the last few days. With the help of Travis. Saad nito sa kausap. Nanatili pa rin siyang nakikinig. Tingin niya, si Charles Malcon ang kausap nito maliban sa matalik na kaibigan ng dalawa. Hindi basta-basta din ang kalaban ko at marami siyang galamay. But no need to worry, Charles. Buddy, I can handle this. Ngayon, alam ko na kung sinong nasa likod nito. Alam niya na? Bullshit. Ibig sabihin, nalamangan sila ni Jocelyn at Hunter? Kung sa bagay, nakalimutan niya na ang kaharap ay walang iba kundi si Edward de la Riva na nagtapos bilang summa cum laude sa ibang bansa at hindi pang karaniwan ang IQ. Hindi nga ito tao. Isa itong robot. Masyadong malakas ang ulan at napilitan sa Brina na sandaling itigil ang sasakyan sa isang tabi. Nasa gitna yata sila ng kagubatan. Dahil sa pagmamadali niya magmaneho, hindi niya alam ang lugar na pinasukan. Ipinagkibit na lang niya iyon ng balikat, saka pinatay niya ang headlight ng sasakyan at pinahinaan ang aircon. From the back of her eyes, hinagis na ni Edward ang cellphone nito sa tabing upuan at inilagay ang braso sa noo habang nakasandal. Nag-ikot siya ng mata at hindi ito pinansin. Doon lang niya napansin na may tuwalya pa rin siya sa ulo. Sandali niyang tinanggal iyon at sinuklay ang buhok gamit ang kamay. Pagya siyang napapikit sa lakas ng kidlat at kulog. Lihim siyang napabuntong hininga ng maalalang takot siya sa kidlat at kulog. Dati, pero ngayon hindi na. Lahat yata ng kanyang takot sa katawan na wala na. Bagyang bumukas ang lungkot sa kanyang mata nang maalala ang nakaraan pero mabilis din niyang binura sa isip iyon. Pagod na siyang balikan ang bawat pahina noon. Sinandal niya ang sarili at nakatitig sa labas na halos hindi na makita sa sobrang dilim at lakas ng ulan. Marahil niyang ipinikit sandali ang mata at napabuntong hininga ng mahina. May nararamdaman siyang kirot sa sulok ng kanyang puso at hindi niya alam kung para saan iyon. Where this? Napamulat siya ng mata nang iniabot sa kanya ng binata ang suot nitong leather jacket. Hindi siya kumibo. Nag-iisip siya kung tatanggapin ba niya iyon o hindi. No need. I know you're naked behind the towel. Walang kaemo-emosyong sa adito at ibinato sa kanya na agad naman niyang sinalo. You shouldn't be here, Miss Trant. Are you nuts? Pagalit na sagot niya. Eh, hinila mo ako kanina. I shouldn't hurt you as my bodyguard. You're useless after all. Pabigat ka lang. Sa pool, para siyang sinampal sa matalas na dila nito. Kahit kailan, alam talaga nito kung paano siya saktan. But not again. Kung dati-rati ay kayang-kaya siya nitong saktan, pues hindi na ngayon. Makapal na ang kanyang atay at baga. I'll take that as a compliment, Mr. De La Riva. Ninisian niya ito sa rearview mirror. Sinimulan niya ng isuot ang jacket nito. Maluwang iyon at malaki.
Hinuha niya hanggang hitang abot ng jacket nito. Pasimple niyang inamoy at baka mabaho pero sandali siyang natigilan nang maamoy ang paboritong pabango nito mula noon hanggang ngayon. Tinanggal niya ang tuwalyang nakapulupot sa kanyang katawan sa loob at nakahinga siya ng maluwag. Pero hindi pa rin dahil wala siyang Andy sa loob at sobrang awkward gumalaw. Muling kumidlat at kumulog kaya nagpa siya na lamang si Brina na ipagpahinga ang sarili. Saka na sila alis sa lugar na iyon kapag tumila ng ulan hanggang sa nakatulog siya. Nagising siya sa mahinang tapik sa kanyang pisngi. Nagmulat siya na mata at napailing ng maalalang binangungot na naman siya sa nakaraan niya kay Edward. Buwisit ang lalaking ito sa buhay niya. Paulit-ulit na pinapaalala sa kanya ang kanyang katangahan. Una niyang napansin ay kakabisita lang ng araw sa mundo. Umaga na pala at napatingin siya sa unahan. Napailing-iling siya nang makitang may natumbang puno sa unahan at ilang mga baling sanga na nakaharang sa unahan. Binuksan niya ang pintuan at lumabas. Inilibot niya ang paningin sa buong palibot. Nasa gitna sila ng kagubatan. No, probinsya. Lumabas din ang binata. Nagsimula siyang humakbang kahit nakapaa. Sanay na siyang ganoon kaya simpleng naglakad lang siya. Hindi niya na inalam kung sumunod ba ang binata. Where's your phone? Bumaling siya rito. Napansin niyang nakaupo na ito sa hood ng kotse at waring nakatingin sa kanya. Why? Gonna call someone. Walang ganang sagot niya. No. Agarang sagot nito. Parang gusto niyang suntukin ito. Tatawagan lang niya si Hunter para marescue sila doon gamit ng chopper. Delikado kung aalis sila na walang gamit na kotse at imposible naman na makakatawid sila dahil may nakaharang sa unahan na malaking kahoy. Good thing, hindi sa kanila bumagsak iyon. Hindi niya pinansin ito, kaya nagsimula na siyang humakbang. Maputik ang daan na kanyang nilalakaran dahil sa malakas na ulan. Hawak niya sa kabilang kamay ang baril. Nakailang hakbang pa lamang si Brina nang maramdaman niyang lumutang ang kanyang katawan sa ere. Ano ba? Galit na hiyaw niya. Put me down, you asshole! Sinapak niya ang dibdib nito. Tiningnan lang siya nito sa nababagot nitong mata at hindi man lang sumagot. Nagpatuloy ito sa paghakbang na buhat siya na parang asawa habang kumakawag ang kanyang maputik na paa para ibaba siya. Stop it! Hindi makapagtimping sagot nito nang dakdak siya ng dakdak at sinabayan pa iyon ng bayo. Or I'll drop you right now. Nagbulang kanyang kilay sinabi nito pero ganun pa man ay tumahimik siya at nakasimangot na hinayaan na lang ito. Ibinaba siya nito sa parte ng lupang hindi maputik. Ayaw pala nitong maglakad siya ng nakapaa. So what? Wala siyang pakialam doon. Hindi siya nagpasalamat sa binata. Diretso lang siyang naglakad papalayo rito. Nagbabaka sakali siyang makahanap ng bahay na pwede niyang pakiusapan na matatawagan. Hindi niya maasahan ang buwisit na doktor pero ayon dito, kilala na nito ang taong nasa likuran na gustong pumatay sa buhay nito. Sandali siyang tumigil sa paglalakad at bumaling sa binata. Nag-iwas naman nito ng tingin sa kanya at nilagpasan siya pero hindi siya humakbang para sumunod sa lalaki. Nag-iisip siya kung sino ang posibleng nasa likod nito. Mr. De La Riva? Tawag niya. Hindi ito tumigil sa paglalakad. Spare my life, you useless woman! Kinalman niya ang sarili. Baka makalimutan niyang tao ito at magamit niya ang baril na kanyang hawak. Kating-kati pa naman yan na gamitin na. As you wish. Oras na bumalik na sila sa lungsod, bahala na nga ito. Wala na siyang pakialam. Hahanapin na lang niya si Jocelyn total, mas mahalaga pa ang buhay nito. I already know who you are. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang puso sa huling sinabi nito. Alam niyang hindi siya bingi at dinig na dinig niya ang sinabi nitong kilala na siya. Lihim siyang napalunok at kunwaring nagtaray. As you would expect, I'm Angel Trant. Pabalang nasagot niya pero ang totoo, kinabahan siya. Hindi ito sumagot. Nagpatuloy ito sa paghakbang papalayo. Napasunod ang kanyang mata sa likuran ng lalaki. Tama ba ang kanyang ginawa? Sa likod ng pananakit nito sa kanya, heto siya at pinoprotektahan ito. Tama nga ba lahat? Tama ba na sundin niya ang utos ni Hunter para sa kapakanan ng lalaking ito? Naging tama ba ang desisyon niya? Sa dalawang pagkakataon, inilagay niya ulit sa alanganin ang kanyang buhay. Para saan nga ba ang dalawang taon niyang pagkawala? Para saan nga ba iyon? Useless? Oo,
Alam niya iyon nung baliw na baliw pa siya rito. Malayo na ang binata at sa mga sandaling iyon, biglang namanhid ang buong niyang pakiramdam. Nagtaas siya ng tingin sa langit at napapikit. That's it, Hunter. I'm done. Nakita niya ang sariling ibang direksyon na ang tinatahak. Sa kanang bahagi ang kanyang tinuntun. Wala na siyang pakialam. Naglakad lang siya nang naglakad sa mapunong daan. Hindi na rin siya nag-abalang tingnan kung saan na ang lalaki. Bakit nga ba niya pilit isinisiksik ang sarili dito? Kahit sabihin na siya, si Angel ngayon at tagabantay lang siya. No, tama na. Kahit sabihin na wala na siyang pagmamahal o nararamdaman na pagmamahal man lang, ayaw niya na. Dapat na itong ilibing sa limot. Sakalang naramdaman ni Brina na masakit na ang kanyang paa nang sandali siyang huminto at umupo sa malaking tipak ng bato. Puro kakahuyan ang kanyang nakita. Malamang nasa gubat nga pala siya, o tamang sabihin, nasa isang probinsya. Tinapik niya ang suot na kwintas at nagsalita. As usual, wala pa rin sumasagot sa kabilang linya. Tinignan niya ang hawak na baril. Hindi niya sasantuhin kahit sino sa araw ngayon maliban sa inosente. Matapos magpahinga, nagpasya siyang maglakad. San nga ba siya pupunta? Ipinagkibit niya ng balikat ang alalahanin. Masarap kayang maglakad ng mag-isa at para makapag-isip-isip din siya. Angel, if you hear me, it's Hunter. Napatigil siya sa paglalakad nang marinig ang pangalan ni Hunter. Thanks God. Hunter, I'm trying to locate you. Are you with Edward? Is he okay? Yes. Natigilan siya ng paglingon niya ay nakita niyang itsura ng binatang tinalikuran niya kamakailan lang. Hindi maipintang itsura nito at nakakuyom ang dalawang kamao na tila nagpipigil ng galit. The hell she care. Hindi niya ito pinansin at hinarap si Hunter sa kabilang linya. I'm giving up the assignment, Hunter. Sorry to disappoint you. I quit. Wait. No. Ayoko na. I realize that my life is much more important. Kunin mo kami rito once malocate mo na and give the assignment to someone else. That's final. Bye. Humarap siya sa lalaki at pinagtaasan nito ng kilay. Why you are here? Hindi ito nagsalita. Malalaki ang hakbang nito na lumapit sa kanya at hindi na napagandaan ang biglang paghila nito sa suot niyang kwintas. The heck! Napasigaw siya. Naputol yun at dinurog nito sa kamay ang pendant na siyang nagdudugtong sa kanya kay Hunter at magbibigay ng tamang lokasyon dahil ito lang ang may GPS tracker. Yung ikaw niya ay konektado sa kwintas para gumana. The reason why they keep on following me. Damn it! Madilim ang itsura nito at gigil na humarap sa kanya. Hindi siya nakahuma. Ano bang pinagsasasabi nito? Anong connection? What are you doing? Gago ka ba? Inis na sigaw niya. Demonyo din talaga ito eh. Sa gigil niya hinampas niya ang dibdib nito. Kilala na kita. Hindi siya nagpahalata na nagulat siya sa sinabi nito. Ang ginawa niya ay tumalikod para hindi mahalata ang kabang bumalatay sa kanyang muka at humakbang papalayo. Sandaling nawala ang maskarang kanyang suot. Ayaw niyang pakinggan na sasabihin nito kung sakali man. Angel Brina Salvation. Sinambit nito ng buo ang kanyang pangalan. Tila libo-libong kuryente ang tumama sa buo niyang katawan. Hindi siya makagalaw sa sinabi nito. Para siyang binagsakan ng buong mundo sa isipin na kilala nito ang kanyang katauhan. Ilang segundo ang kanyang nagawang kunin bago siya humarap sa binata na taas noo kahit ang totoo'y gusto niya nang lumayo sa mga oras na iyon. Hello, Mr. De La Riva. Nagawa niyang suotin ang maskarang walang pakiramdam nang salubungin niya ng aarok na titig nito sa kanya. What do you expect me? A hug from me? Kalmadong saad niya. Nagsilabasan ang litid ng ugat nito sa leeg at tila nagpipigil ng galit. Isa lang ang nababasa ni Brina ng mga oras na iyon. Galit. Matinding galit laban sa kanya. Wow, gusto niyang pumalakpak. Ito pa ang may ganang magalit sa kanya? Nakakatawa nga naman. Well, kilala na nito ang totoong siya. Ito na yata ang dahilan na tuluyan na siyang umalis. You plotted this. All of this, isn't it? Ngumisi ito na tila demonyo. You think I wouldn't know? Nagpanting ang kanyang tayanga at biglang umigkas sa era ang kanyang kamay. Bullshit! Malakas na sigaw niya.
Gusto niyang maiyak sa sobrang galit pero kinalma niya ang sarili. Walang dahilan para umiyak sa harapan nito. Hindi siya ang dating babae na inapakan nito at minasura. Confirm. Hawak nito mukhang nabaling sa malakas na pagkakasampal niya. Namula iyon at sabay pa ang galit na nababanaag sa mga mata nito. Gusto mo kong patayin sa paraan na hindi ka mahalata? Madali lang, Brina. Hindi ako kalaban mo. Nanggagalaiting sagot niya. Yeah? I know it. You're the spy in the first place. Mamamatay ka muna bago mo ako mapapatay. Akmang hahawakan nito ang kanyang braso nang pinaulanan sila ng bala sa di kalayuan. Demonyo, ito na nga ba sinasabi niya? Natulak niyang binata at sa ibang direksyon tumakbo. Good thing at malalaki ang mga kahoy sa part na iyon. Isali pa ang mga nagtataas ang bato. Merde, paano sila nasunda ng mga kalaban? Alam niyang nailagaw niya ang mga ito kaya imposibleng masundan agad sila sa konting panahon. Nasa likod siya ng malaking puno habang nasa kabilang puno naman si Edward. Itinutok nito ang baril sa kanya at ganun din siya. Magpatayan na sila kung magpapatayan. Shit! Napayuko siya at nabawi ang baril nang may bumaril sa pwesto niya. Agad niyang sinentro ng baril ang gumawa noon. Sapul ito at diretsyong bumagsak sa lupa. Sino ba talaga nasa likuran ng lahat? Hindi kaya si... Lumaban siya ng barilan at umatras para tumakbo papalayo. Alam niyang hindi nakita ni Edward ang kanyang ginawang pakikipagbarilan sa mga kalaban nito dahil busy ito sa pag-asinta ng bawat kaaway. Sinamantala niya iyon para makatakas. Mabilis siyang tumakbo papalayo sa lugar. Oh! Napapikit siya ng maramdamang may tumama na baril sa kanyang likuran. Tiniis niya ang sakit at nagpatuloy sa paglayo. Mula sa himpapawid narinig niya ang malakas na ugong ng makina. Si Hunter? Nakaramdam siya ng ginhawa pero sa sagutan nila ng binata kanina, bigla siya nagdalawang isip sa katauhan nito ngayon. Hindi kaya si Hunter? Ay, bullshit. No. Puno ng barilan ang buong balikid. Huminto muna siya at sumandal sa malaking bato na may makapal na damo na nakatabing sa ibabaw. Muntik pa siyang mapamura nang gumawang siya ng sumandal at sakalang niya naisip na tila isa itong taguan o kuweba sa ilalim. Walang pagdadalawang isip na pumasok siya at nagtago doon. Gamit ang suot na bracelet, nagliwanag ang paligid noon. Nakatulog siya. Yun ang unang rumihistro sa utak ni Brina nang magmulat siya ng mata at makitang nasa pinagtataguan pa rin siya. Tahimik na ang buong paligid at wala na siyang narinig na kung anumang barilan. Napapiksi siya sa sunod-sunod na pagsugod ng kirot sa kanyang bandang likuran ng kanyang balikat. Nagintay siya ng ilang minuto bago nagpa siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Napasulyap siya sa suot na pulsara sa kamay. Bandang tanghali na ang oras na nakalagay doon. Tahimik at tila walang nangyaring barilan man lang kamakailan lang. Nagsimula siyang humakbang kahit napapapikit siya sa tama ng baril. Good thing at malakas ang kanyang katawan at takot yata sa kamatayan sa kanya dahil ito nga at buhay pa din siya. Hindi niya alam kung saan siya nito pupunta. Nasa gitna siya ng kakuhian at ayaw niyang makita ang pagmumukha sakali ni Edward. Dahil nasanay na siya sa ganitong setup at kasali na ito sa naging training niya sa isla ni Hunter. Sununod niya ang kanyang instinct kung saan direksyon siya tutungo. Sa nalaman parang nagdadalawang isip na siya. Sino nga ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito? Hindi naman siguro si Hunter. Kilala niya ito. Kilala nga ba talaga? Hiyaw ng kanyang utak. Shit. Napahawak siya sa ulo sa mga tanong na nagsilabasan sa kanyang utak pero kung sakaling si Hunter, bakit siyang ginawa nitong private guard sa binata? Alam nito kung anong nakaraan niya. At kung sakali man, bakit hindi na lang ito pinatay ni Hunter mismo? Bakit kailangan siyang gawing tagabantay? Nalilito siya sa nangyari. Hindi. Hindi magagawa ng lalaki na traidorin o ilagay siya sa panganib pero hindi nga ba? Hindi kaya ginawa ito ng lalaki para hindi masyadong mahalata na ito mismo ang nasa likuran ng lahat?